Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si Binibining Maricarnic daw, ang inyong guro sa araling panlipunan para sa araw na ito. Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang mga natatanging simbolo at sagisag ng ating lalawigan at rehiyon. Tayo ay nabibilang sa ikatlong rehiyon. Ito ang mga opisyal na sagisag at simbolo ng mga lalawigan sa Rehiyon 3. Umpisahan natin ang ating aralin sa simbolo ng aurora. Ito ay may 8 bituin na sumasagisag sa 8 bayan nito. Ang 8 sinag naman ng araw ay sumasagisag sa patuloy na pag-unlad ng mga bayan. Ang mga puno ng niyog ay tanda ng kanilang pangunahing produkto at ang bangka naman ay sumasagisag sa kanilang pangunahing hanap buhay. Ngayon naman ay ating tingnan ang simbolo ng bataan. Ang nag-aapoy na espada sa gitna ay sumasagisag sa katapangan ng mga sundalo at gerilya na nakipaglaban noong 2 digmaang pandaigdig. Sinisimbolo naman ng 3 bituin ang geographical na rehiyon na nakipaglaban noong 2 digmaang pandaigdig. Tignan naman natin ang sagisag ng Bulacan. Ito ay may 4 na bahagi. Una, ito ay ang Kawayang Bukawe o Kawayang Bansot na sumasagisag sa katapangan ng mga Bulakenyo. Ikalawa, ang simbahan naman ng Barasawin. Dito ginanap ang unang kumbensyong konstitusyonal at tahanan ng unang republika ng Pilipinas. Ikatlo ay ang 2 bundok na kumakatawan sa pagkakatatag ng republika ng Kakarungsini at Biak na Bato. At ang pang-apat na bahagi ay ang kulay asul na sumasagisag sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ngayon naman ay ating tignan ang sagisag ng Nueva Ecija. Makikita rito ang 3 bituin na sumasagisag sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mayroon din itong bundok na sumasagisag sa mga bulubunduki ng Caraballo at Sierra Madre na matatagpuan sa lalawigan. Ang 2 tumpok ng dayami ay sumasagisag sa pangunahing produkto na palay. Isang hayop naman na kalabaw ang sumasagisag bilang katuwang ng mga magsasaka sa pagtatanim. At ang kulay asul na sagisag ay kumakatawan sa mapayapang papawirin at kulay dilaw naman ang kumakatawan sa aning palay. Ngayon naman ay ating tignan ang sagisag ng Pampanga. Makikita rito ang napakagandang bundok Arayat. Makikita rin dito ang gulong na may ngipin na sumisimbolo naman sa pag-unlad ng industriya ng lalawigan. Matatagpuan din ang tangkay ng palay na sumisimbolo sa pangunahing produkto ng Pampanga at ang 4 na haligi na sumasagisag sa 4 na distritong kongresyonal, ang 1, 2, 3 at 4 na distrito. Makakakita rin tayo ng 21 bituin na kumakatawan sa mga munisipalidad at bayan ng Pampanga. Matatagpuan din dito ang ilog Pampanga. Mapapansin din na sa sagisag ay makikita ang hugis ng Pampanga sa ating mapa. Ngayon ay ating pag-aralan ang sagisag ng Tarlac. Ang 3 bituin ay sumasagisag sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Ang kumpol naman ng mga halaman ay kumakatawan sa palay, mais, at asukal na pangunahing produkto ng lalawigan. Sa gitna nito ay may palipit na baging na kumakatawan sa pagiging malusog, malakas at mapagmahal sa kalayaan ng mga tao sa lalawigan. Ang huling simbolo na Golden Horizon ay kumakatawan sa pagkakaroon ng payapang buhay, kasarinlan at kasiyahan sa lipunang may demokrasya at katarungan. Ang huling sagisag na ating pag-aaralan ay ang salalawigan ng Zambales. Makikita rito ang kulay bughaw na sumasagisag sa kapayapaan. Dilaw naman para sa pagiging makabansa, pula para naman sa katapangan, at ang angkla ay kumakatawan sa industriya ng mga barko sa lalawigan ng Zambales. Maraming mga makasaysayang naganap at simbolo sa ating rehiyon, hitik sa mga mahalagang pangyayari na naging bahagi na ng ating kasaysayan at kultura. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Muli, salamat sa panonood, mga bata!